Yo! What's up mga kayo kabs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. At syempre, nandito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. And welcome back to my channel. Syempre, bago natin simulan itong ating video, may make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe, at pakishare na din po itong ating video na ito para po updated kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw mga bayang karista, mayroon tayong muling konting silip, giya at race analysis sa Karera. Ngayong araw po ng Linggo, Father's Day. Binabati ko po muna lahat yung ating mga magigiting na ama na happy happy Father's Day po sa inyong lahat. At today is ngayon yung inyong araw para magsaya at mag-chill. Kaya po sana'y magsitama kayo ngayong araw ng Linggo. At siyempre, ang Karera po natin ay lalargahan second day racing dito po sa Metro Turf Malbar, Batangas. Meron po silang inihandang 12 races na magsisimula sa ganap na alas 2 ng hapon. At nandito po yung ating main highlight race ngayong araw ng Linggo, ang second leg Triple Crown Stakes Race, second leg Hopeful Stakes Race, at second leg ng 3-year-old locally bred stakes race. Medyo maganda yung ating Karera mga bayang karista, medyo may mga dihado tayo. Pagpasensya nyo na kung medyo tatlo yung ating mga giya sa bawat Karera. Medyo talagang naghahanap lang tayo ng magandang dihado na sana makalusot at makatulong po sa inyong pananaya ngayong araw ng Linggo. Na syempre, tawag ito, hindi ko na rin papatagalin pa. Pupuntahan na rin natin agad yan mga bayang karerista matapos lamang yung ating maiksing intro. Kaya, let's go! Mga kayo cubs! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I... At yun, gaya nga po ng sabi ko, meron tayong 12 races ngayong araw ng Linggo, mga bayang karerista. Meron tayong tatlong set ng take all. Dalawang pick 6 ba to? Dalawang pick 6, tatlong pick 5, at isang pick 4 event. Medyo maganda yung ating lineup, mga bayang karerista. Medyo balanse na maaari rin naman magkadihaduhan. Alam niyo naman po ang Karera, madalas nagkakadihaduhan na po. Na I hope na sana'y makalusot yung ating mga giyang pangdihado ngayong araw ng Linggo at makatulong ko sa inyo at magkaroon tayo ng mga yummy dividends na inaasam natin, lalo na sa mga paborito nating exotic bet. At syempre ito, hindi ko napapatagalin yung ating mga giyang ngayong araw ng Linggo. Muli po, happy Father's Day po sa inyo lahat mga bayang karerista, and start na po tayo. Race number 1, start po ito ng ating pick 5 event. Lahat po ng ating distansya is 1400, maliban lang po dun sa tatlong main highlight race natin na puro 1800 meters po mga bayang karerista. Pero yung rest po, yung 9 races is puro 1400 na po. Isa po itong condition race 21, start ng ating pick 5 event. First set, meron tayong 7 kalahok pero 6 in betting number lamang mga bayang karerista. Dito first choice ko, couple entry 1 and 1A, hold on with JTC and lakantakhan with MB Pilapil. Itong dalawa ito tingin ko medyo nakakalamang para sa akin bayang karerista. Isang bandera, isang dirimate. Medyo mababa pa sa kanila itong grupo na to. Kaya tingin ko hindi na ako magtataka kung magiging heavy favorite po sila dito sa Karera na to. Hold on, last run meron itong 127.8 kung saan nanalo po ito. Kaya isang condition race 23 noong June 8, tinalo po nito si Manlot Island. Same rider pa rin po tayo, Jeffrey Sarate, para dito sa ating numero 1 na si Hold On. Samantalang ito namang couple entry niya na si 1A, lakantakhan ni last time, meron lamang 129. Kung saan nasigunda naman po ito sa isang condition race 22 noong June 14, doon po sa Karera nila Bitcoin. Same rider pa rin po tayo, Saddam Pilapil, para po dito sa ating numero 1 or 1A na si Lakantakhan. Second choice ko, magandang pangdihado, nagbabalik pista tong Grey Galloper numero 5, takdang panahon. Ryan Onyok Garcia yung rerenda. Last run may 127.8 to, bayang karerista, kung saan dumating tong tarsera. Sa isang condition race 22 nung May 18, doon po sa Karera nila Professor Jones. Same rider pa rin po tayo, RM Garcia, dito sa medyo mababa na sa laban to. Pwede na rin kasi parimatihin to tong ating numero 5 na si takdang panahon. Race number 1, ulitin ko po ulit, first choice ko 1 and 1A, hold on and lakantakhan. Second choice, nagbabalik numero 5, takdang panahon. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 2, kung saan magsisimula naman po yung ating first set ng ating winner take all event. Isa po itong PhilRacom rating base class 5, 6 and 10 split. Meron tayong 7 runners na maglalaban-laban dito mga bayang karerista. First choice ko, medyo mababa sa laban, maganda yung post position. Tingin ko sakaling walang makakabuliglig, pwedeng makaraos dito. Numero 7, Great Connection.
Marlon Laloma yung re-renda. Last time may 127.2, dumating tong panglima. Ka-rating base 11-15, bagong baba po ito dito sa grupo na to. Nung May 29, doon po sa karera nila Gingini. Same rider pa rin po tayo, ha? MP Laloma, para dito sa ating numero 7 na si Great Connection. Second choice ko to, medyo mababa na rin sa laban. Cambio Hinete pa, numero 6, Winning Move. Pati Dilema ang re-renda this time. Ito naman, meron tong 127 plus, dumating tong tercera. Same rating base na din po nung May 29 naman. Doon po sa karera nila Big Mount Bernie. From Saddam Pilapil, lipat ang renda kay Pati Dilema para dito sa ating numero 6 na si Winning Move. Isinasama kong third choice, magandang pangbihado. Baka korsonada nyo lang po, pwede nyo pong isama sa mga paborito nyong DD1. Itong numero 4 na Wild Act, GB Mora yung re-renda. Ito medyo, tawag dito, ginagalaw-galawan na to. Last time meron tong 128.4 na segunda to. Sa rating base 11-15, bagong baba po to dito sa grupo na to. Noong June 3, kung saan ang nanalo po doon yung Grey Galloper na si Manila Boy. Same rider pa rin po tayo, ha? GB Mora para dito sa ating numero 4 ng magandang pangdihado na si Wild Act. Race number 2 po, first choice ko po ulit, numero 7, Great Connection. Second choice, numero 6, Winning Move. At third choice po, numero 4, Wild Act. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 3, kung saan magsisimula naman yung ating first set ng ating Pick 6 event. Ito yung isa sa ating mga main highlight race ngayong araw ng Linggo. Ang 3-year-old locally bred stakes race, 1,800 po ang ating distansya. Meron tayong 8 kalahok na maglalaban-laban, mga bayang karerista. Dito first choice ko last time, nasegunda to sa hopeful, numero 6, Tinago Falls. Medyo humaba yung distansya. Pabs M. Cabalejo ang re-renda pa rin. Last run ito, meron tong 146.4 na segunda to sa isang milya doon sa Carmona, yung first leg ng hopeful natin. Nung May 15, kung saan ang nanalo po doon ay si Brother Sun. Same rider pa rin po tayo, Pabs M. Cabalejo, para dito sa ating numero 6 na si Tinago Falls. Second choice ko, Speed Horse. Medyo pwede rin na may sunod lang o pwede rin hindi na may una o pwede matihin. Numero 8, Eyazaki. Jan Alvin Guse yung re-renda to. Last run niya dito sa Malbar. Meron naman tong 125.2. Kung saan nasigunda to sa rating base 34-46 noong June 4. Doon po sa karera nila Belly Bell. Same rider pa rin po tayo, Jan Alvin Guse, para dito sa ating numero 8 na si Eya Zaki. Sinasama kong third choice ito last time. Medyo maganda yung tinakbo. Nabisto, meron na yung kabayo. Numero 3, Bukawe River Town. I.A. Aguila yung re-renda. Last run naman po, meron tong 129.6 doon sa Carmona. Nasegunda to sa 1400, rating base 2833. Nung May 21, kung saan ang nanalo po doon ay si Charm Bell. Same rider pa rin po tayo, ha? I.A. Aguila, para dito sa ating numero 3 na si Bukawe River Town. Race number 3, kung may napupusuan po pong magandang pangdihado, dagdag na lamang tayo kasi anybody's race po ito, may premyo tong karera na to, tsaka halos lahat naman din po eh, mga dekalidad din yung mga kasali dito, bayang karerista. First choice ko po ulit, numero 6, Tinago Falls. Second choice, numero 8, Eyazaki. At third choice, numero 3, Bukawe River Town. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 4, kung saan magsisimula yung ating second set ng ating winner take all event. At isa naman po itong PhilRacom rating base class 4, 16-21 split bracket. Meron tayo ditong 7 runners na maglalaban-laban, mga bayang karerista. First choice ko, wag lang mabubuliglig sa unang, tingin ko pwedeng makaraos to dito. Numero 6, Narrative. Christian M. Pilapil yung re-renda. Last run may 127.6 po ito, kung saan natarsera to. Same rating base na din po noong June 14. Doon po sa karera nila Dugong Bughaw. Same rider pa rin po tayo, ha? Si M. Pilapil, para dito sa ating matuling kabayong numero 6 na si Narrative. Kung sakaling may hahabol kay Narrative, may magbibigay na pressure, sinasama ko pong second choice itong Jerimating Kabayo. Doble manak po ito dito sa Malbar. Numero 3, Gingini. Andrew Dodong Villegas yung re-renda. Ito naman po, nanalo to dito last time. Meron tong 126.2 sa isang rating base 11-15. Medyo umakit lamang siya ng grupo. Nung May 29, kung saan tinalo po niya doon sila Highly Honored. From Pataguse, lipat ang renda ngayon kay Dodong Villegas para dito sa ating numero 3 na si Jean Genie. Isinasama kong third choice ito, matapang din sa laban to. Doble manak po sa Malbar. Numero 1, Morning Girl. NJ Esteban yung re-renda this time. Ito naman may 127.6 to, dumating tong pang-anim. Same rating base po nung April 17 naman. Doon po sa karera nila Walking on Sunshine. From Mark A. Alvarez, pagpagaang sa peso, lipat ang renda dito kay NJ Esteban para dito sa ating numero 1 na si Morning Girl. Race number 4,
First choice ko po ulit, numero 6, narrative. Second choice, numero 3, Jin Genie. At third choice po, numero 1, morning girl. Good luck po. At lipat na po tayo sa ating race number 5, mga bayang karerista. Start ito na ating second set ng ating P5 event. At ito yung ating main highlight race ngayong araw ng Linggo. Ang second leg to 2022 second leg triple crown stakes race, 1800 meters yung ating distansya at meron tayong 7 kalahok. First choice ko galing ng hopeful numero 4, Brother Sun. JCB Gusa yung rerenda, last run may 142.8 sa milya doon sa Carmona, kung saan nanalo nga po siya sa isang hopeful stake race noong May 15, tinalo niya po doon si Tinago Pauls. Same rider pa rin po tayo, JCB Gusa para dito sa ating numero 4, Brother Sun. Kaya po siya aking pampremera kasi tingin ko medyo doble manakbo to dito sa Malbar. Kaya tingin ko magbibigay ito ng magandang laban sa aking second choice. Na syempre kilala na naman natin yon, yung first leg winner ng ating triple crown, tong numero 2 na si Bashiru. Kelvin Abobo yung rerenda to, last run naman niya, meron tong 142.6 sa milya, nung saan nanalo nga po siya sa first leg ng triple crown nung May 15. Tinalo niya po doon sila June Cook. Same rider pa rin tayo, Kelvin Abobo yung rerenda. Titignan natin kung makakadalawa nga po ba siya or masusungkitan siya ng isang panalo ni Brother Sun. Tingin ko medyo nagpapakilala pa lang, kaya magandang karera tong ating race number 5. Hindi rin po natin pwedeng i-less yung ibang mga kasali kasi kung sakali magkakaroon po ng early speed pwede pong makinabang po dito, lalo na si June Cook na alam naman nating magaling din manakbo dito sa Malbar. Last time gumesyan, bumigla na rin, mga bayang karerista, kaya kayo na pong bahala kung may napupusuan pa po kayong dihado dito sa ating main highlight race ngayong araw ng Linggo, race number 5. First choice ko po ulit, inuulit ko, mga bayang karerista, numero 4, Brother Sun. Second choice, yung first leg winner, numero 2, Bashiru. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 6, kung saan magsisimula yung ating third set ng ating winner take all event. Sa itong Pilracom rating base class 5, 6 and 10 split, meron po tayo ditong 12 runners but 10 in betting number lamang. Dito first choice ko, Cambio Jinete, numero 3, Matukad Island. Isa lang sa Katie pero may star. M.A. Alvarez ang rerenda this time. Ito meron tong 127.6 kung saan nasegunda po to. Same rating base na din po nung May 29 doon po sa karera nila Jersey Savings. From Jericho Serrano, lipat ang renda kay Mark A. Alvarez para dito sa ating numero 3 na si Matukad Island. Second choice ko yung couple entering 5 and 5A, Kaemon and Rapa. Pero tingin ko Kaemon meron na, last time sinubukan na to. Meron tong 129.4 na segunda to, same rating base na din nung June 9. Doon naman po sa karera nila Blown Away. From MD Desus, this time AS pare po ang rerenda para dito sa ating numero 5 na si Kaemon. Isinasama kong third choice, another couple entry po. Numero G's, Paul Locke Allen with NJ Esteban, but N10A, apo ni Maria with comebacking KE Malapira. Pero tingin ko, apo ni Maria yung magiging panlaban dito, ha, mga bayang karerista. Meron naman itong 127.6 last time, ito Marcera ito. Isang rating base 6 and 10 na rin ng June 8 naman, last race doon po sa karera nila Mount Arayat. From FA Tuason, this time Kem Malapira ang rerenda para dito sa ating numero 10A na si Apo ni Maria. Race number 6 po, first choice ko po ulit, numero 3, Matukad Island. Second choice, 5 and 5A, Kaemon and Rapa. Third choice po, 10 and 10A, Polyok Island and Apo ni Maria. Good luck po. At narito na tayo sa likod ng ating programa, mga bayang karerista, race number 7, kung saan magsisimula naman po yung ating second set ng ating Pick 6 event. At ito yung huling highlight race natin ngayong araw ng Linggo, ang 2022 Pilracom Hopeful Stakes Race, 1800 meters yung ating distansya at meron tayo ditong 6 na kalahok lamang. Ito dito, mga bayang karerista, para sa akin, tingin ko nakakalamang kaya sosolohin ko na po ito, numero 3, Charm Campaign. JCB Guse yung rerenda, last run nito, nanalo to sa isang 3-year-old locally bred doon sa Carmona, 1,600 meters. Nagtala po ito ng 144 flat nung May 15, 2022, kung saan tinalo po niya doon sila Lauria Tissimo. Same rider pa rin po tayo, JCB Guse para dito sa ating numero 3 na si Charm Campaign, na tingin ko nakakaangat ng konti, doble manakbo to dito sa Malbar. Kaya po, sinosolo ko na lang po siya, mga bayang karerista. Pero kung may kusunod na kayong papang-upset, dagdag na lamang po tayo, mga bayang karerista. Kasi siya lang po yung nakita kung pwedeng maging
one for the day natin ngayong araw ng Linggo. Race number 7 po, inuulit ko po, solo ko po, numero 3. Charm campaign. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 8 kung saan magsisimula yung ating last set or third set ng ating Pick 5 event. Isa naman itong Pilracom rating base class 4, 28 to 32 split bracket at meron tayo dito 11 runners but 10 in betting number. Dito po, first choice ko, numero 10, maganda yung tinatakbo nito, medyo lalo na pagdihado to, eh, wag nilang pababayaan sa unahan, eh, may kalalagyan sila, under pressure. Patargusa yung rerenda, last run to, natarsera to sa Carmona, meron tong 131.6 sa isang rating base, 28.33, nung June 11, kung saan ang nanalo po doon ay si Doktora. Same rider pa rin po tayo, patargusa para dito sa ating numero 10 na si under pressure. Pag magaling po kasi kalaban nito, magaling tong kabayan na to, eh. Second choice ko, yung couple entering 4 and 4A na tingin ko mayayama dito sa karera na to. Battle Scar with CM Pilapil and Huckleberry with Saddam Pilapil. Battle Scar last time, meron naman tong 125.2 kung saan nasegunda to. Same rating base na din po, 28.33. Noon June 3, doon po sa karera nila Bumod Okpols. Same rider pa rin po tayo, CM Pilapil para dito sa ating 4 na si Battle Scar. Samantalang ito namang 4A na nagbabalik na si Huckleberry. Eh, last run po nito, meron tong 129.2. Dumating po itong pampito sa rating base 34-39 nung March 6 doon po sa karera nila Reliable din. From si MP Lapil, this time MVP Lapil naman po ang rerenda para dito sa ating 4A na si Huckleberry. Isinasama kong third choice ito, magandang pangdihado. Madalas talaga ito, nakakadihado yung quadro nito. Kung di ako nagkakamali, last time full combat order, nakadihado sila. Itong 3 na si Stand By Me. Ryan Onyok Garcia yung rerenda. Ito naman may 125.4. Dumating tong panglima. Same rating base na din po. Doon po sa karera nila Bumod Okpols noong June 3. At same rider pa rin po tayo, Ryan Onyok Garcia, para dito sa ating numero 3 na si Stand By Me. Race number 8, mga bayang karerista. First choice ko po ulit, numero 10, Under Pressure. Second choice, 4N4A, Battle Scar and Huckleberry. Third choice, numero 3, Stand By Me. Good luck po. At lipat na po tayo sa ating race number 9 kung saan magsisimula yung kaisa-isahan nating Pick 4 event. At isa naman itong Pilracom rating base class 4, 16 to 21 split. Meron tayong 7 runners na maglalaban-laban dito. Dito, first choice ko, maganda yung post position, makasalida lang ng maayos, tingin ko makakadihado. Numero 1, Sierra Madre. Ryan Base ang rerenda, mga bayang karalista. Ito, meron tong 128 flat last time. Dumating tong panglima sa isang rating base 1621 na din po noong June 9 kung saan ang nanalo po doon ay si Primetime Magic. Same rider pa rin po tayo, ha? RA Base para dito sa ating numero 1 na si Sierra Madre. Second choice ko po to, medyo bumaba naman po ng laban, tumatakbo to ng 22-27 tong numero 7, Easy Landing. MVP Lapil yung rerenda. Meron naman po itong 126.8, dumating itong pang-apat. Sa isang rating base 22-27 nung May 28, doon po sa karera nila Grand Laughter. Same rider pa rin po tayo, MVP Lapil, para dito sa ating numero 7 na si Easy Landing. Isinasama ko pong third choice, double yung manakbo dito sa Malabar. Pagdihado, tingin ko baka mapalaban din yung ating pera. Numero 5, Fortune Island. O'Neal P. Cortez yung rerenda. Last run may 126.4. Nasegunda to sa kanyang couple entry. Kung di ako nagkakamali, rating base 1621 din po noong June 3. Kung saan ang nanalo nga po doon si Sheltex Magic. Same rider pa rin po tayo, ha? O'Neal Cortez para dito sa ating numero 5 na si Fortune Island. Race number 9. First choice ko po ulit, numero 1, Sierra Madre. Second choice, numero 7, Easy Landing. At third choice po, numero 5, Fortune Island. Good luck po. At lipat na po tayo, mga bayang karalista, dito sa ating race number 10. Kung saan isa naman itong Pilracom rating base class 5, 6, and 10 split. Meron tayong 7 runners na maglalaban-laban dito, mga bayang karalista. Dito, first choice ko, medyo mababa sa laban. Magaling din manakbo sa Malbar. Numero 6, This Time. Boji Henson ang rerenda ngayon. Meron tong 131.8 last run sa Carmona. Dumating tong Tercera, same rating base na din po noong June 1. Kung saan ang nanalo po doon last race ay si Princess Bia. From RJC Tabor, this time lipat ang renda kay Boji Henson para dito sa ating numero 6 na si This Time. Second choice ko, nagbabalik. Doble manakbo sa Malbarto. Huwag nilang bibigyan ng unahan to. Ito talaga may kalalagyan sila. Numero 4, Quincy. Mark A. Alvarez yung rerenda to. Last run may 129.6 to.
kung saan dumating tong pang-anim sa rating base 11 to 15 bagong baba po siya sa grupo na to nung February 2 doon po sa Karera nila Triple Track. Same rider pa rin po, regular jockey na niya, MA Alvarez, para dito sa ating numero 4 na nagbabalik na si Quincy. Race number 10, kung may napupusuan pa po kayo mga bayang karalista, dagdag na lamang po tayo kasi itong 6 and 10 madalas medyo dihado rin po yung nananalo. First choice ko po ulit, numero 6, this time second choice po, numero 4, Quincy. Good luck po. At nandito na tayo sa ating penultimate race, race number 11. At isa naman itong Pilracom rating base class 5, 11 to 15 split. Meron po tayo ulit 7 runners na maglalaban-laban mga bayang karalista dito sa ating penultimate race. First choice ko, numero 6, Magnum Force. Jeric Pastoral po ang rerenda. Last run to, meron tong 126.6 kung saan nasigunda to. Rating base 11 to 15 noong June 8 kung saan ang nanalo po doon ay si Morning Girl. Same rider pa rin po tayo, ha? Jeric Pastoral para dito sa ating numero 6 na si Magnum Force. Second choice ko to, binalik kay Pati Dilema yung renta, Speed Horse. Pag sakaling mapabayaan sa una, pwede makaraos to dito. Numero 2, Cinderella King. Medyo bumaba din po ng laban to. Last run nito, may 127.2. Dumating tong pang-apat sa rating base 1621. Nung April 28, doon po sa Karera nila Blazing Bullet. From JQ Cabarrios, this time, Pati Dilema na po ulit ang rerenda para dito sa ating numero 2 na si Cinderella King. Race number 11, penultimate race po. First choice ko po ulit, numero 6, Magnum Force. Second choice, numero 2, Cinderella King. Good luck po. At sa wakas, mga bayang karerista, nandito na tayo sa ating huling karera ngayong araw ng Linggo, race number 12. Isa naman itong Pilracom rating base, class 5, 5 points, anybody's race. Kayo na pong bahala kung may napupusong kaindihado kasi bababang grupo po ito. Meron tayo ditong 10 runners na maglalaban-laban, mga bayang karerista. First choice ko po, Grey Galloper. Last time, medyo na magandang tinakbo. Numero 3, Adarna. Jigger paano yung rerenda, meron tong 129.6 last time, nasigunda to, same rating base po noong June 8, kung saan ang nanalo po doon ay si Kiss Kiss Bang Bang. Same rider pa rin po tayo, bumigat lang po ng 1 kilo tong numero 3 natin na si Adarna. Jigger paano pa rin po yung rerenda. Second choice ko to, madalas nakakadihado to mga bayang karalista, walang Katie, walang star, pero ay walang Katie pero may star tong numero 7 natin na si Flint Ridge. Jomer Estorque ang rerenda. Ito naman, meron tong 142.2 last run sa Carmona, 1500 meters. Dumating tong pang-apat, same rating base din po noong April 24. Kung saan ang nanalo po doon ay si Great Year. Same rider pa rin po tayo, ha? Jomer Estorque para dito sa ating numero 7 na si Flintridge. Isinasama kong third choice, baka nagpapadihado lamang itong ating numero 10 na si Peace of Mind with Saddam Pilapil. Last run, meron tong 129.8. Dumating tong tercera sa rating base 5 nung April 1. Medyo may katagalan na nga lang. Kung po sa karera nila Isaiah's Will. From MD De Jesus, this time MB Pilapil po ang rerenda. Last time, medyo bugaw to dumating. Kung di ako nagkakamali dun sa karera nila prediction. Para dito sa ating numero 10 na si Peace of Mind. Last and final race po, para tingnan po ito. Kayo na pong bahala. Kung may napupusong kayo idagdag, idagdag na lamang po tayo. Ha? Kasi dito po, madalas magkakaroon ng yummy dividend. First choice ko po ulit, numero 3, Adarna. Second choice, numero 7, Flintridge. At third choice po, numero 10, Peace of Mind. Good luck po. At yon mga bayang karerista at ang ating mga kayokabs, natapos na naman po itong ating maiksing video, sorry, para po sa araw ngayong araw ng Linggo na ating giya at sana po ay makatulong sa inyong pananaya. Medyo may mga dihado tayong pili rito na I hope na sana magustuhan nyo po, pero kung hindi nyo naman po kursunada yung ating ibang giya, okay lang po. Huwag nyo na lang po ating sundin, pero siyempre always ko nga pong pinapaalala sa inyo na ito'y sariling aral ko lamang, kuro-kuro at opinion po sa karera. Pagdating po ng tayaan sa takilya, siyempre mas mananaig po yung inyong sariling kursunada at lagi ko nga pong sinasabi na kayo pa din po yung masusunod. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat mga bayang karerista. Siguro next week na lang po tayo ulit magpa-shoutout. Sa mga gusto po magpa-shoutout next week, comment na lang po kayo sa comment section nitong video na to. At ako po yung muling bumabati sa inyo ng happy, happy Father's Day. Sigurado ako yung maraming mga bayang karerista natin na siyempre mga magigiting na ama at happy Father's Day po sa inyo. Enjoy nyo po itong araw na to at sana po yung magtamasa kayo at magsitama din po kayo sa mga paborito nyong OTBs na pupuntahan mga bayang karerista. Muli po maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel at makakaasa po kayo na always tayo may silip giya at mga dihadong pang
sama sa ating exotic bet sa mga susunod pang darating na karera at sa mga stakes race pa nating inaabangan, mga bayang karerista. Tawag dito eh, always tayo laging may giya. Tawag dito, kumbaga, maghahatid tayo ng always na pangdihado natin na minsan hindi natatapat, kaya humihingi po ako ng paumanhin minsan, mga bayang karerista. Medyo minsan nauolats yung ating mga giya na madalas talagang hindi natatapat, pero minsan naman po natatapat, at sana I hope na nakatulong po sa inyo yon. Muli po, hanggang dito na lang po ulit, mga bayang karerista. Magkita-kita na lang tayo ulit next week sa susunod kong upload na video. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, MasterLekym, na always nagsasabi at nagpapaalala na ang karera po eh, swertihan lang, libangan lamang, tapat-tapat lang. Talagang minsan swerte, minsan malas. Pero siyempre, pag binigyan tayo ng nasa itaas, huwag po natin kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa, kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat, mga bayang karerista, sa mga pupunta po ng OTV para mag-chill at mag-celebrate ng kanilang Father's Day. Eh, ingat po tayo. Stay safe, everyone po. God bless po sa inyo lahat. Pasensya na, medyo napapahinto tayo. May napapaisip lang ako ng sasabihin eh. Kasi tawag dito, hindi ko po sinusulat yung aking sinasabi. Kumbaga po, ano lang po yung pumasok sa isip ko. Kaya pagpasensya nyo na kung minsan po ay medyo napapahinto ako. At yun lang po muli. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga bayang karerista. Lalo na po sa mga solid nating mga kayo-kabs.